kay. Sino bang iharang kay? Sino bang ilaban ay walang inuurungan pagdating sa palakasan. Malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan, alay sa student iyo kayang ipag-impag at matibay ang kabakal. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video na nilabas ni Damsa, kung saan mga kabakal, si Damsa po ay nagsimula ng mag-training at pinakita niya po sa kanyang YouTube channel yung video ng training niya. At tinanong din po ako mga kabakal ni Damsa kung ano daw ba ang tingin ko sa training na ginagawa niya. Mga kabakal, ngayon po kasi ay whole training na siya. Buong training na yung ginagawa niya, complete training na mga kabakal, kasi nagka-cardio siya, nag-strength and conditioning siya, nag-meet siya, alam niyo yun, so lahat ginagawa na niya. So ngayon, pinakita niya mga kabakal yung video ng training niya at tinanong niya ako kung ano daw ba ang opinion ko at gawan natin ang reaction mga kabakal para mas ma-educate yung mga tao sa mga training na ginagawa ni Damsa. Kasi nga naman, tayo ay expert yan. Pagdating sa mga training, palakasan, mga fitness, dyan tayo bihasa. Kaya nga naman, naging coach ng bayan din tayo bago tayo naging Captain Barbell, di ba? So mga kabakal, kung gusto nyo mapanood ang full video, pumunta lang kayo sa YouTube channel ni Damsa versus Cathy. So mga kabakal, let's go! Ito po ang clip ng video. Okay, so si Damsa ay gumagamit ng ab roller at ab workout po yan. Specifically, ang nawa-workout sa ab rollout ay yung inyong core. Ibig sabihin ng core, yung upper abs, lower abs, obliques at lower back, mawa-workout. Yung midsection mo, mawa-workout. Makatulong yan para lumakas yung midsection mo. Makakatulong din para mag-burn ka ng fat. At the same time, kasama din nawa-workout yan ang iyong tricep, shoulder, at ang iyong chest muscle mga kabakal. So okay yan. Isa yan sa mga favorite ko na core workout. Okay, merong slam ball. Okay. May slam ball po na gamit si Damsa. Yung slam ball po ay isa yan sa magandang exercise para mag-burn ka ng maraming calories. Parte rin ng katawan mo ang matatarget dito. Pwede rin isama dito ang core. Depende sa pag-engage mo, sa pag-squeeze mo ng core mo, ang iyong arms. So parang whole body rin po siya mga kabakal na mag-burn kayo ng maraming calories. Squat jump mga kabakal ang ginagawa ni Damsa. So nag-squat siya and then pagtayo, siya ay tumatalon na may dumbbell. Whole body rin po yun mga kabakal. At nag-add, tingin ko mga kabakal ang ginagawa ni Damsa ay circuit. Pag sinabi pong circuit or HIIT training, variation ng mga workout na magkakasunod mong gagawin na as much as possible whole body. So nag-meet si punching bag ang ginagamit ni Damsa. Nagpa-punch, sumisipa, nagtutuhod, sumusuntok. So yes, whole body mga kabakal. Paliwanag ko sa inyo na maayos mamaya. At nag-add naman si Damsa ng mitts sa kanyang coach. Grabe, mabilis sumuntok to mga kabakal si Damsa. Ano si mga kabakal, ang tingin ko kay Damsa, para siyang si Mamut na kahit malaki, kahit alam mong may extra weight sa katawan, mabilis at malakas. Tsaka precise yung mga suntok nito mga kabakal. Wala akong nakitang maling form sa suntok niya. Sa mga napapanood ko. Ano? Diyan mo makikita yung gagawin niya sa 3 versus 3. Suntok, iwas, suntok ulit. So at least meron na kayong idea mga kabakal sa gagawin niya. So makikita mo, jab straight lang. Jab straight. Maximum na yung tatlo. Jab straight hook. Tapos iwas, ilag. Yun. Gagawin yan mga kabakal. And then, bumalik si Damsa sa heavy bag. Okay, sisipa.
Nice. Actually, kung di nyo po alam mga kabakal, yung pagsipa po, nakakatulong yan. Hindi lang para mag-burn kayo ng maraming calories, para mag-lose kayo ng weight. Kung hindi, para mag-lose kayo ng weight specifically sa inyong pusod or sa tiyan. Bakas din sumipa eh. Okay mga kabakal, so paliwanag ko lang mga kabakal yung ginagawa ni Damsa. I do believe ang ginagawa ni Damsa ay dalawa lang yan. It's either circuit or HIIT. Pag sinabi kasing circuit, mga variation ng workout na gagawin mo na magkakasunod. And then, kapag natapos mo yung workout, kunyari, ang ginawa mong workout, walo. Katulad ng ginawa ni Damsa, rollout, slam ball, squat jump, and then mitts, and then mitts sa heavy bag, and then mitts sa coach, and then mitts kick ulit sa heavy bag. So, anim. So, once natapos ni Damsa, yung anim na workout na yun, babalik siya sa umpisa. Or, pwede siyang magpahinga. Kunyari, natapos na niya yung anim na exercise or yung routine na ginawa niya. After niya gawin yung anim na yun, pahinga siguro siya ng mga 1 minute or 2 minutes. And then, after nun, proceed ulit siya sa umpisa. Pwede niyang gawin niya ng 3 rounds. 3 to 4 or to 5 rounds. Depende sa coach niya. Depende sa fitness level niya. Or, possible din ang ginagawa ni Damsa ay high intensity interval training. High intensity interval training. Ang tawag po doon ay HIIT, HIIT. Okay? Ang ibig sabihin po mga kabakal lang high intensity interval training ay parang circuit, dire-diretso yung workout na ginagawa niya, tuloy-tuloy yung ginagawa niya, pero merong high intensity and then merong low intensity na interval. So na guys yun, parang example, nag-ab rollout siya. So yung ab rollout, hindi ganun ka-high intensity, pero whole body yun. Kasi maraming parte ng katawan mo, joints, muscle ang nag-work doon sa exercise na yun. So, pero low intensity yun kasi hindi ka hinihingal. So, nag-gets yun. And then, after niyang mag-ab rollout, nag-proceed ngayon siya sa slam ball. Which is ang slam ball, mga kabakal, ay nakakahingal yun. Yes, pag gumamit ka ng slam ball and then in-slam mo siya sa floor as hard as you can, hihingalin ka. So, yun yung high intensity. So, nag-gets yun, mga kabakal. So, low intensity, ab rollout, high intensity, sa slam ball, and then sinunod niya ay, although yung ginawa niya sunod dito ay squat jump, para sa akin high intensity yung squat jump. Tapos sinundan niya ng mid slam, hindi siya ganun ka high intensity. So I do believe dalawa lang yan, it's either circuit or high intensity or high intensity interval training HIIT mga kabakal. At ang exercise mo na yun or ang workout routine na yun mga kabakal, ang purpose nun ay para palakasin ang inyong cardiovascular, yung inyong hangin sa katawan. Pangalawa, para bumaba ang iyong body fat, para gumaan ka. Pangatlo, para mag-gain ka ng lean muscle. So, nag-gets mo yun? Mag-gain ka ng lean muscle, bababa ang iyong weight or bababa ang body fat mo dahil mag-gain ka ng lean muscle at magiging toned ang katawan mo dahil nag-gain ka ng lean muscle. Plus, lalakas ang iyong cardiovascular. So, yan po talaga yung mga training na binibigay namin sa aming mga kliyente kapag sila ay nagpapakondisyon, especially kung mga athlete sila. Kasi yung mga ganyang classic exercise, pwede mo siyang sabihin na sports-specific. Isa siya sa mga kailangan ng mga tao na nasa sports. Basketball, biking, swimming, rugby, boxing. So, yan. Pero ano yan? Advanced, yes, medyo advanced yan kasi mahirap. Hindi yan pwede sa beginner. So, yung mga kabakal, I do believe na yan ang magiging routine ni Damsa. At yan talaga yung dapat na ginagawa niya. At tama talaga ang ginagawa ni Damsa. Plus, sasabayan niya pa ng mga takbo, jogging sa labas, tapos ng mga meets niya, ay, within 1 month, malaki ang makikita niyong resulta sa katawan ni Damsa. Mas gagaan, mas matutoned ang muscle, mas lalo siyang bibilis mga kabakal. So ano ang inyong opinion dito mga kabakal? Sa tingin niyo ba, overkill na masyado si Damsa para sa grupo ni Kiko Matos? Ay, ni Billy Jack, at para talunin ang grupo ni Kiko Matos? Kasi mga kabakal, on my opinion, kahit wala pang training itong si Damsa, mahihirapan manalo ang grupo ni Kiko Matos dito kay Damsa. Kasi unang-una mga kabakal, itapat mo si Damsa kay Kiko Matos, mahihirapan si Kiko Matos manalo. Itapat mo si Damsa kay Mr. Mainit, wala, hindi mo nanalo si Mr. Mainit. Itapat mo si Damsa kay Target Market, kay Pareyang, mahihirapan silang manalo. So imagine mo mga kabakal, Damsa pa lang, mahihirapan na silang manalo tatlo. Isama pa si Billy Jack.
si Ma'am Soberano. Kaya yun ang aking opinion, yun ang aking sagot sa mga nagtatanong kung may laban ba or sino ba mananalo, Kiko Matos team or Billy Jack Sanchez team, mga kabakan. So ano ang inyong opinion, i-comment nyo down below para malaman natin. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbel. Maraming salamat sa inyo, salamat sa iyo, salamat po. Coach ng Bayan.